Mayroon pa kaming napaluak na another municipal laboratory sa loob ng Green Heights Subdivision. Sa apartel, itour nila yung second floor nila as Shabu Laboratory. Sino ang may-ari? Michael Yang pa rin. Ako mismo nag-ibestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Michael Yang doon sa apartel. Yun ang nag-impo doon sa nag-impo din sa amin na construction worker. Ito si Sane Binaventura ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Duterte. Pinatay nila. Nung pinatay yung mga construction worker ni Binlaot ng kanyang grupo, nandoon si Sami Oy, personal, nakita ko. Pati yung Chinese na babae na kunwari, hinold up daw siya ng mga construction worker worth 10 million pesos. Hindi totoo yun. Senaryo na lang yun ni Mayor. When in fact, pinadala ni Mayor sa akin, sinamahan ko si Sami Oy at yung babaeng Pilipina, Chinese o Chinese Pilipina doon sa Marco Polo. At saka ginawa ni Mayor sa akin kung ano daw ituro ng Chinese sa akin, pulihin at patayin na diretso. Yan, naisip-isip ko. Kung nawalan ito ng mga assorted jewelries worth of 10 million, bakit hindi sinabi ni Mayor sa akin, siguruhin mo to na at least mayroong ma-recover man lang o kalahati. Wala. Ipapatay diretso. Ang simple arithmetic yan, ma'am. Pag may clearance kan Duterte, lahat ng krimen ng Davao City unsolved. Pero kung walang clearance ng Mayor Duterte, yung krimen na yan, sigurado masubya ng pulis. Kasi ayaw ni Mayor Duterte na mayroon pang mas tigas sa kanya sa Davao City. Kahit anong gawin mo, mag-clear ka lang sa kanya, kung okay sa kanya, tahimik lahat yan. Tahimik yan. Kasi control niya lahat eh. Control niya lahat. Yun ang measurement yan. Kaya pag sinabi ni Sonny Pitimintura na order ni Mayor, so ginagawa agad yan ng mga death squad ng mga station commander sa grupo namin. So pag nakuha, namatay na yung target, tahimik. At saka, isa pa, matanggap mo yung reward.